Yeah. Ah, they live here. My goodness. Imagine guys, they live here in this big road or highway near the Adamson. The Adamson University is here. See? And along this very, very long road, they live here. They just put plastic here. And some tarpaulin. Baby kayo? Wala po. Ah, wala. May anak kayo. Taga saan po kayo? Ako po. Manila niya ako. Manila? Ako Tagalete. Ako Samar. Pero saan kayo nakatira before? Wala. Ilang years na kayo dito? Nangingingi kami ng konting barya para makapagbili kami ng pagkain. Lalo, pag matumal ang kalakal, yung mga mineral ba? Kasi, ilang years na kayo nakatira dito? Ano po? Bali, 1.5 years. 1.5 years? Dito lang? Ulanin kayo? Ito, arawan? Dito na talaga kayo. Oo. Oo, paano pag malakas ulan, saan kayo pumupunta? Ito lang rin po. Paano kayo nakakain? Yun siya, ngayon, maghapon, wala talaga. Sa naliligo? Naliligo, mayroon kami pinaliliguan. Pinapaliguan siya na bukal na, ano siya, sa manual. Yung sa Manila. Manila. Binubuksan ko lang yun. Ah, okay. Pala ko may baby kayo. Si nanay, tsaka si tatay, Popong. So napansin ko karamihan talaga sa mga homeless dito sa Manila. Matagal sa Marat, Tacloban. Siguro dahil din sa laging pinabagyo ang sama tsaka yung nangyari nga sa Tacloban, yung iba ay nagsok sila kapalaran dito sa Manila. So yun nga, mahirap din kasi yung buhay dito sa Manila. Gagabay. So aming ipapanuhan na lang po sila. This is the story of this couple, and I really pity to them because they're living here on this tent. Actually, this is not a tent. This is a handmade plastic, you know, a tent that handmade made by plastics, and they live here 1.5 years, almost 1.5. Along this way. Yeah. And that is the agapay. Dato nga lang, nagkasabi ng DSW, nagbalik na sa
probinsya, hindi na ako nagkama kasi. And they are from, they are from Samar province. And the girl, the woman is from Leyte. So, yes. They're stuck here and the job is begging on the street because the woman is disabled, so PWD. I just wanted to share if you wanted to know about them, you can follow Kaagapay vlog because he's the one who's going to help them. That's it for this video, guys. And yeah, I'm going to update you about them. So I'm supposed to have my street walking video, and I saw this so I'm here on Ayala Boulevard, corner of the street going to the Adamson University. That's it. This is Filipino Walk with RR. And see you on next vlog.